Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Malalim na ang gabi ay nakatanghod pa rin si James sa dagat. Nakapwesto siya sa isa sa mga kubo sa baybay kung saan siya nagtungo pagkatapos ihatid sa kwarto ang anak. Halos 4 na oras na. Kalahating dosen ng beer na rin at ilang stick na rin ng sigarilyo ang naubos niya. Maraming eksena ang nagre-replay sa utak niya. Gaya ng mga kwento sa kanya ni James. Natuwa siya ng husto rito. The boy was smart and charming. Obvious. Na-spoiled ito sa mga magulang niya. Lalo na, at ito, ang una at so far, ay nag-iisang apo. Hindi niya maikakailanan na palaki ito ng tama ni Ann. Nakaramdam siya ng pagsisisi. Kung hindi siya lumayo, nasubaybayan din sana niya ang paglaki nito. Muli dinala ng kamay niya ang may sinding sigarilyo sa kanyang mga labi. Humitit siya ng malalim bago pinatay ang upos niyon nang walang lamang bote ng beer sa tabi niya. Mahigit 7 taon na mula nang una niyang makita at makilala ang napangasawa. Shy, simple, alluring, utterly beautiful, Ann Morales. Nagbabakasyon siya noon kasama ang nakakabatang kapatid na si Jonas at ilang kaibigan sa Bantayan Island sa Cebu. Ang totoo ay hindi purong bakasyon iyon. Ang talagang dahilan ng pagpunta niya doon ay ang paghanap ng property na maaaring i-develop at gawing panibagong branch ng Blue Paradise Resort. Malakas ang business sense niya sa napakabatang edad, kaya malaki ang tiwala ng ama sa kanya pagdating sa negosyo ng pamilya. Huling gabi ng bakasyon nila ay nagkataon na may malaking pa-concert sa plaza. Ayaw pa sana niyang umaten pero sumama na lang siya sa mga kabarkada para pagbigyan ang mga ito. Doon niya unang nasilayan si Ann Morales. Hindi perpekto ang una nilang pagkikita. Naitulak siya ng isang nagsasayaw na teenager. At dahil nakainom na din siya ng ilang baso ng libreng rum, mabilis siyang na-off balance. Nabunggo niya mula sa likuran ang isang babaeng umiinom ng soft drinks mula sa bote. Pumutok ang labi nito na tumama sa bibig ng bote sa sobrang lakas ng pagkakabunggo niya dito. Inilayo niya ito sa karamihan para malapatan ng gamot ang sugat nito. Medyo hisi na rin ang tingin niya dahil tipsy na siya. Hanggang sa masilayan ito ng kanyang mga mata. Nawala yata bigla ang kalasingan niya ng saglit na iyon. Noon niya naramdaman at malinaw na inamin sa sarili na posibleng mahalin ang isang babae kahit noon pa lang ito nakita at walang halos alam tungkol sa pagkatao nito. Si Ann ng mga panahon na iyon ay hindi maituturing na maganda. Payat ito at sunog ang balat. Ang tanging malinaw sa physical assets nito ay ang maganda at mahabang buhok at ang mga labing hugis puso na nasira pa yata niya at ang mga mata nito. May kakaibang kislap ang mapagtiwala nito mga mata. Ay tila ba na-hypnotize siya nito ng ganun kabilis. Nanatili siya kasama nito malayo sa magulong concert at habang lumalalim ang gabi ay lalo siyang nabibighani dito. Tuloy hindi niya napigilan ang sarili na hagkan ito. Bagay na pinagsisihan niya dahil nabigla niyon ang dalaga. Tumakbo ito palayo. Hinanap niya ito nang makasalubong niya ang mga sadyang kasama. Dahil doon ay nadagdagan lamang ang alkohol sa kanyang katawan. Marami na siyang hindi maalala ng gabing iyon dahil sa kalasingan, lalong hindi niya matandaan kung natagpuan niya muli si Ann. Maraming nangyari pero hindi niya matandaan kung kasama doon ang pag-angkin niya dito. Pero hayo na nga, pagkatapos ng humigit kumulang 1 taon, walang kaabog-abog na sumulpot si Ann. Dala ang bata na ayon dito ay anak nila. Noon tumanggi si James na maniwala
na kaya niya magpalipas ng isang gabi sa kama kasama ang isang taong kasing espesyal ni Anne at tuluyang kalimutan ang tungkol dito, tungkol sa kanya. Nahihiya siyang hindi siya gumawa ng paraan para hanapin ito pagkatapos ng gabing iyon. Nagalit siya sa sarili sa sitwasyon pero ibinunto niya iyon sa babae, kaya siya umalis. Gabi-gabi ang mga pag-iisip niya sa kanyang asawa, sa lahat ng mga taong lumipas na wala siya sa tabi nito. Naalala niya ang mga mata nitong naluluha habang ini-interrogate ng kanyang mga magulang. Halos mamilipit ito sa hiya nang amining pumayag ito na ikama niya ito kaya ito nabuntis. Naroon ang kislap ng pag-aasa sa mga mata nito nang sa wakas ay pumayag siya na pakasalan ito. Tila umaasang mahal din niya ito kaya siya sumang-ayon. Mahal din niya ito. Ibig ba sabihin, mahal siya ni Anon paman? Iyon ba ang dahilan kung bakit parang mamamatay ito habang pinapanood siyang mag-impake ng kanyang mga gamit hanggang sa tuluyang umalis ng kanilang bahay? Hindi niya pa ipinaramdam dito na ito ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Iyon ba ang dahilan kaya nakikita niyang kislap sa mga mata nito? Ngayon ay may kaakibat na hinanakit. Yes, iyon ang katotohanan. Anne Morales Cuanco ang nag-iisang dahilan sa pag-uwi niya. Well, dalawa kong isasali sa usapan ang kanilang anak. Oras na para harapin niya ang responsibilidad ng pagiging ama. Nagkaroon siya ng higit at sapat na panahon para sa kanyang sarili upang tanggapin sa sarili na siya ang talagang ama ng kanyang anak. Ang higit na mabigat na dahilan, naiintriga siya sa babaeng kasakasama ni James, kung di man sa mga magulang, sa mga litratong ipinadala sa kanya. Napakaganda nito sa lahat ng pictures na nakarating sa kanya. Hindi iyon ang Ana na kilala niya. Ang Ana na tatandaan niya ay simple at maganda pero hindi ganoon katindi ang dating. Pero ngayon, napamura siya sa kanyang sarili. Gusto niyang liparin ang distansya mula airport sa Mactan hanggang sa Argao. Hindi na siya makapaghintay na makita ito. Yakapin, halikan, and maybe make love to her again. Makalipas ang 7 taon. Hindi man lang niya naalala ang una at tanging pagkakataon na ginawa nila ito. Pambihirang self-control ang pinairal niya kanina nang makita niya itong umahon mula sa dagat. Nandoon siya kasama ang kanyang maganda, mamasama sa nabuhok, ang liwanag na papalubog ng araw ay napapasilaw sa kanyang balat. Nakahakab sa katawan ang basang damit nito at masayang kumikislap ang mga mata habang nakikipagkwentuhan sa kanilang anak. Kung naiba lang ang pagkakataon at hindi nito kasama ang bata kanina, maaaring tumakbo siya dito, halikan ito ng walang humpay. Baka noon pa man, he might have made love to her right then and there. Marahan siyang ngumiti sa sarili. My dearest wife, not this time perhaps. May patutunayan muna ako sa'yo, hintayin mo lang. Gusto niyang bumawi dito, ganun din sa anak nila. Iyon ang pangako niya. Mas maganda ang pakiramdam ni Anne na magising siya the next morning. Iyon na ang nakasanayan niya, ang magising ng maaga. Sumisikat pa lang ang araw ngayon. Malamig ang simoy ng hangin at dinig niya ang marahang paghampas ng alon sa baybay. Itinaas niya ang mga kamay at nag-inat. Huminga siya ng malalim at sandaling sinamyo ang tubig alat. Bumangon na siya para magtungo sa banyo. Matapos mag-shower, binalot niya ang sarili ng isang silk na roba at saka naupo sa harap ng tukador. Tinuyo niya ang buhok nang maulinigan ang mahinang pagkatok sa pintuan. Bumukas din iyon agad at sumilip mula sa siwang ang isang maliit na mukha. Morning, sweetie! Bati niya sa anak. Nakabuka ang mga bisig para imbitahin itong lumapit. Good morning, mama! Masiglang nagtatakbo ito para yumakap at humalik sa kanya. Maaga din itong gumigising. Wala kang sakit, mama? Wala, babe. Okay na ako. Yay! Nagtatatalon ito. Ganyan ka kasaya na wala akong sakit?
sinuklay niya ang buhok. Kasi sabi ni Papa, papasyal tayo sa syudad today. Kapag okay ang pakiramdam mo, wika nito. Nabitawan niya ang suklay. Papasyal tayo? Bakit daw? Yumuko siya para damputin ang suklay niya. Napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay nang muling idaan ang mga ngipin niyon sa kanyang buhok. Wala lang, nagkibit balikat ito. Basta sabi niya maglilibot daw tayo. Baka kayo lang anak, may trabaho ako sa kitchen. Mama naman eh, reklamo nito. Parati ka nalang nasa kitchen, hindi na nga tayo namamasyal. Totoo ba yon? Parati ka nalang nakakulong sa kitchen? Gulat na napalingon siya sa pinanggalingan ng boses at daman niya ang pag-iinit na mukha sa nakita. Nakadilaw ng sport t-shirt si James at beige cargo shorts. Bagong ligo rin ito. Basa pa ang buhok ng lalaki. And she could smell his nakakalasing na sariwa. Ang malinis na amoy nito. Papa! Sinalubong ito ng anak na nagre-reklamo. Tell to mama kasi ayaw niyang mamasyal. Jams, hindi pa kasi nagbe-breakfast kaya hindi pa siya masyadong makapag-isip. Pumwesto ito malapit sa bintana at isinandal sa pasimano niyon ang balakang bago siya matamang pinagmasdan. Mama, kain na tayo. Hinatak ng anak ang manggas na suot niyang roba, dahilan para humalagpos ang isang bahagi niyon pababa ng kanyang balikat at mahantad ang kanyang kanang dibdib. Jams! Napasigaw siya habang itinaas ang kuwelyo ng roba para takpan ang nahubarang katawan. Natahimik ang bata dahil napagtaasan niya ito ng boses. Namula naman ang mukha niya nang masulyapan ang asawa. Kitang-kita niya ang ngiting naglalaro sa mga labi nito. Nakita nito. Jams, anito sa anak. Pumunta ka muna sa baba. Mama and I will follow. Opo. Patakbong sinugo nito ang pintuan at naglaw sa likod niyon. Nagpapanik na hinigpitan niya ang pagkakatali ng roba nang maiwan siyang nag-iisa kasama ang asawa. Tila napako na siya sa kinaroroonan nang mapansing nakatitig pa rin ito sa kanya. Lalo siyang hindi nakakilos nang lumapit ito sa kanya. Tumayo ito sa harapan niya. Iniiwas niya ang mga mata dito. Itinaas nito ang kanang kamay para sundan ng isang daliri ang daloy ng pamumula ng mukha niya. Pinaglandas nito iyon mula sa kanyang pisngi, patungo sa bandang panga, sa puno ng kanyang tainga, hanggang sa leeg. Tila ang puso niya ay nasa tainga niya sa bilis ng tibok nito, at parang maiiyak siya sa nerbiyos nang itaas nito ang kanyang mukha para siyasatin ang kanyang mga mata. Nangingilid na ang luha roon. I'll wait for you sa breakfast room. Mahinang sambit nito bago yumukod para gawaran siya na masuyong halik sa noo. Lumarga sila mag-anak patungong city proper right after breakfast. Laking pasasalamat ni Anne dahil bukod sa likas na madaldal, hari ng PR si Jams, kaya hindi niya kinailangan mag-effort magsalita o makisali pa sa usapan habang binabaybay nila ang highway. Kontento na siyang nanonood at nakikinig sa sagutan ng mag-ama. Hindi pa rin kasi siya makaget over sa ginawang paghalik ni James sa kanya bago lumabas ng kanyang kwarto. Habang nag-aalmusal sila kanina, nahihirapan siyang salubungin ang titig nito. Kung kinaya lang niya ang kahihiyan na nasa ilalim ng mesa kumain, ginawa na niya. Oo, asawa niya ito pero mahabang panahon na ang lumipas. Pakiramdam niya, hindi na niya ito kilala kung tutuusin. Hindi niya talaga ito nakilala na mabuti. Natrili. Nag-blush siya sa itinatakbo ng isip niya. Itinuon na lang niya ang sarili sa pakikinig, sa conversation at minsan pagtatalo ng mag-ama. Parang ipinaghihilis siya sa tunog ng boses ng mga ito. Hindi na niya namalayan nang makatulog siya. Epekto pa rin siguro ng ininom niyang gamot. Isa pa, antukin talaga siya sa biyahe. Nang maalimpungatan ay nasa bandang Minglanilla na sila. Walang kalahating oras ay makakarating na sila pihado sa Cebu City proper.
Patuloy pa rin ang kwentuhan ni mag-ama. Tungkol sa paglalaro ng online computer games ang usapan ngayon. Parehong hindi na uso noong kabataan nila. Ni James ang mga larong pinabanggit ng anak. Hindi alam ni Anne kung familiar ito sa mga iyon o pinagbibigyan nito ang anak sa ginagawang pagtatanong. Tila natutuwa ito na sa wakas ay may bagay kung saan mas magaling ito kaysa sa ama. Tapos pa, ang yaman-yaman ko talaga sa farm town. Ang dami kong harvestas, milyonaryo na ako. Ang dami kong friends na gusto mag-work sa akin. Her son droned on and on, hanggang pati siya ay hindi na maintindihan kung ano ang particular game na sinasabi nito. Parang ang bilis kasi magsishift ng mga kwento nito tungkol sa Cafe World, Mafia Wars, Happy Aquarium at kung ano-ano pa, hanggang sa Pet Society lang ang alam niya. Sumimple siya ng sulyap sa katabi at nakitang nakangiti ito sa kanya. Nahihiyang nag-iwas siya ng tingin. Hindi pa natatanggal, pasimpleng kinalabit siya nito. Iminiwestern nito ang kamay para isinyas na napakadaldal ng anak. Nangiti siya bago tumango at muling tumanghod sa labas. Ilang segundo pa muli siya nitong kinalabit. Pagtingin niya rito, nakita niyang kunot na kunot ang noon nito. Ano daw? He mouthed the words. Game sa Facebook. Mahina lang ang boses niya para hindi maisturbo sa pagdaldal ang kanyang anak. Pakiribote mo nga ang system, tagahang pa yata ang utak ko. Sagot nito. Napatawa tuloy siya ng malakas. Mama, ano nakakatawa? May bahid ng pagkainis ang tanong na iyon ng bata. Iniisip marahil nito na ito ang pinagtatawanan. Wala anak, ang papa mo kasi. Namula siya dahil malawak ang ngiting iginawad sa kanya ng asawa. Noon lang niya ito nakita ngumiti ng ganoon sa kanya. Hindi ka yata nakikinig sa akin pa, maktol nito. Nakikinig ako anak, depensa naman ang ama sa sarili. Bigla ko lang naisip kung saan tayo kakain pagdating natin sa SM kasi gutom na ako. Pwede po ba tayo sa Ayala Center na lang, pa? Kasi gusto ko yung ice cream na maraming flavors yung... Ano nga yung isa, mama? Kinalabit siya ng bata. Hindi ko alam anak. Di ba hindi ako ang sumama sa iyo noon? Tahimik niyang tugon. Di ko din po maalala. Sumandal ito at parang ang lalim ng iniisip. Nananahimik para maalala kung ano iyong tinutukoy na ice cream. You know, you should laugh more. Inabot ni James ang kanyang kamay at tinawakan iyon na mahigpit. Saan mo gustong kumain, Han? Nagkabuhol-buhol yata ang utak niya. Wala siyang maisagot. Kung dahil iyon sa narinig na endorment. Sa pakiramdam na mainit na palad nitong nakasalikop sa kanyang kamay. O dahil hindi niya alam talaga kung ano ang sasabihin. Or all of the above. Hindi siya sigurado. Bahala na kayo ni James. Kahit saan. Pati dila niya ay nagkakabuhol-buhol na rin. Sige, sa Laguna Cafe na lang tayo. Parang gusto ko ng lechon. Ngumiti ito bago dalhin sa mga labi ang kamay niya. Ang chami niyo namang dalawa? Sabat ng anak nila. Tumawa ng malakas ang kanyang asawa at napatalon ang puso niya. Baba na tayo, James. Wika naman ni James matapos patayin ang makina. Kinalag nito ang sariling seatbelt bago dumukwang para alisin ang sa kanya. Ipinagbukas pa siya nito ng pintuan at inalalayan siya sa pagbaba. Naglakad sila sa mall, hawak ang anak sa pagitan nila. Hindi niya napansin na siya na lang ang may hawak sa kamay ni James. Natagpuan niya ang sarili na nakadikit na sa katawan ni James. Possessive nitong ipinatong ang braso sa palikat niya. Kaya pala pakiramdam niya ay lumutang siya sa hangin. Nang makapananghalian, tinungo nila ang stall ng Bilatissimo. Naalala rin ni James ang tindahan ng ice cream para sa dessert. Lemon flavor ang binili niya, white chocolate ang kay James, at cappuccino naman para kay James. Naupo sila mag-aasawa sa isang bench sa garden habang si James
ay masaya naglalaro sa palibot ng fountain. Patikim, wika ni James. Tumingin siya na makahulugan sa kanyang tasa ng panghimagas. Inilapit niya rito iyon. Inaasahang gagamitin nito ang sariling teaspoon para kumuha ng ice cream. Pero ibinuka lang nito ang bibig. Nagpapasubo talaga sa kanya. Napalunok siya habang ginagawa ang gusto nito. Lalo na nang bahagyang kagati ng asawa ang kutsarita niya habang nakatuon sa kanya ang mga mata nito. Pwede palang flavor ng ice cream ang lemon? He commented. Dinilaan pa nito ang gilid ng labi bago binalikyan ang sariling tasa. Kumuhit ito ng kulay birding ice cream mula roon at inilapit iyon sa bibig niya. Tikman mo. Namilog ang kanyang mga mata. Ilang beses siyang kumurap bago niya tinanggap iyon. She felt a little embarrassed. Alin ang mas maganda? Ikaw, dikta ng isipan niya. Baka nahimatay siya kung nasabi niya iyon. Mas gusto ko yung ano, itong lemon. Wika niya sa nauutal na tinig. Ako rin yata. Mulo itong kumuhit mula sa dessert niya. Lalaro natin na naman yata ako nito, nasabi niya sa kanyang sarili. Ano nangyayari sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. James, tumingin muna ito sa kanya. Medyo matagal bago ito nagsalita. Alam mo, for some reason, gumaganda ang tunog ng pangalan ko kapag ikaw ang nagsasabi. Anitong nakangiti. Naumid ang dila niya sa narinig. Tinitigan siya nito. Nanlalaki ang mga mata. Bahagyang nakabuka ang bibig. Gusto mong itanong kung bakit ako bumalik, hindi ba? Pagkumpirma nito. Napakagatlabi siya sa sinabi nito at inilihis ang tingin dito para itago ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi ko lang kasi masyado maintindihan. The last time na nagkita tayo, galit na galit ka sa akin. Hindi ko itatanggi iyon. He reached out para hawiin ang ilang hibla ng buhok na nakatabing sa pisngi niya. But this last few years, I desperately wanted to see my wife. There wasn't a day na hindi ko pinagsisihan ang pag-alis ko pero nagmatigas ako. Pinairal ko ang pride ko. Parang ito naman ang biglang naubusan ng sasabihin. Parang teenager na nahihirapang ipagtapat sa nililigawan ang intensyon nito. Ibinaba nito ang cup ng ice cream sa kahinawakan na mahigpit ang dalawang kamay na nakapatong sa kandungan niya. I'm sorry kung umalis ako. I'm sorry kung hinayaan kong manatili na malayo sa inyo. Ngayon na nandito na ako. I want to make it up to you and James Ann. Gusto kong bigyan ng katuturan ang pagiging mag-asawa natin, ang pagiging pamilya natin. Hanggang kailan ulit? Madamdaming tanong ni Anne. Give me a chance. Huwag mong isarado ang puso mo sa akin. Iyon lang ang hinihiling ko. Niyakap siya nito. Nakalapat ang mga labi nito sa gilid ng kanyang ulo. At natagpuan ni Anne ang kanyang sarili na inaabangan kung paano nito mapagtatagumpayan ang kanyang pag-ibig.